Ang nakakakilabot na pangalawang gabi sa burol ni Jacqueline Jose. Sa ikalawang gabi ng burol ng multi-award winner at batikang actress na si Jacqueline Jose, patuloy ang pagdagsa at pagkikiramay ng masikat na celebrities. Sama-samang nagbibigay pugay sa ikalawang araw ng burol ang mga kaanak, malalapit na kaibigan at dating nakatrabaho ni Jacqueline Jose. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamilya ng namayapang award-winning actress sa pagmamahal at suporta. Makikita sa isang video na abalang-abala sina Jake Ejercito at ang magkapatid na sina Andy at Gabby Eigenman sa pagsalubong sa mga nakikiramay. Isa sa mga namatang dumalo sa burol ng yumaong veteranang actress na si Jacqueline Jose ay ang co-star niyang si FBJ's Batang Quiapo actor na si Coco Martin. Kasama din ni Coco Martin ang buong cast ng FBJ's Batang Quiapo upang magbigay pugay kay Jacqueline. Bukod kay Coco Martin, namatan din sina Vice Ganda, Christopher De Leon, Van Dolph, Jerry Pai Picache, Julio Diaz, Jonah, Jed Madela at John Estrada. Dumalaw din ang batikang director na si Brillante Mendoza sa lamay ni Jacqueline Jose, ang director ng Marosa kung saan napanaluna ni Jacqueline Jose ang 2016 Cannes Film Festival Best Actress. Kung may isang artista na talagang naging malapit sa yumaong actress na si Jacqueline Jose, yan ay walang iba kundi si Coco Martin. Inalala ng kapamilya actor na si Coco Martin ang yumaong veteran actress at Batang Quiapo co-star niyang si Jacqueline Jose. Paalam at maraming salamat, mahal kong Mommy Jane, with praying at heart emoji. Ang mensahe ni Coco Martin. Balitang isa si Coco sa maunang dumating sa bahay ng premyadong veteran actress matapos matanggap ang balitang natagpuan ang katawan nitong wala ng buhay. Sa burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City nitong March 5, 2024, si Coco ang tumayo at nagbigay ng eulogy sa ngalan ng Batang Quiapo. Inamin ni Coco Martin na nakaramdam siya ng premonition sa pagpanaw ng katrabaho at kaibigang si Jacqueline Jose. Si Jacqueline sa edad na 60 ay pumanaw dahil sa heart attack noong March 2, 2024. Magkatrabaho si Coco at Jacqueline sa ABS-CBN primetime series na FBJ's Ang Batang Quiapo. Crucial ang character ni Jacqueline sa teleserye kung saan gumaganap ito bilang Brigadier General Dolores Espinas, ang jail warden. Pero sa higit na pagiging magkatrabaho at nabuong pagkakaibigan ng dalawa, nanay ang turing ng actor kay Jacqueline dahil sa pagiging mapagmahal nito. Kwento ng kapamilya actor, ilang araw bago pumanaw si Jacqueline ay may napansin siyang kakaiba sa actress. Nagbahagi si Coco Martin na wala naman silang napansin na may iniindang sakit si Jacqueline Jose. Sa isang panayam kay Coco Martin, binalikan niya ang huling eksena nila ni Jacqueline kung saan nagpaalam daw ang character ni Coco kay Chief Espinas sa FBJ's Batang Quiapo. Nang panoorin daw ni Coco ang mahuling nakuhang eksena nito, napansin daw nila nakakaiba ang lungkot ni Jacqueline sa mga huling eksenang nakunan sa kanya. Sa set daw ay sobrang lungkot at mabigat para sa kanila ang pagkawala ni Jacqueline dahil alam nilang marami pa itong maiaambag sa industriya. Huling pagkikita raw nila ni Jacqueline ay noong February 28, 2024, araw ng Miyerkules sa taping ng Batang Quiapo. Narito ang eulogy ni Coco Martin sa burol ni Jacqueline Jose na tila ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pamamaalam. Napakalaki po kasi ng parte ni Miss Jacqueline Jose o ni Mami Jean sa buhay ko. Kasi po sa totoo lang siya po ang dahilan kung bakit kung ba't nandito po ako ngayon sa larangan ng pag-arte sa ABS-CBN. Si Jacqueline Jose rin po ang kauna-unahang artista na sumuporta po sa akin sa unang-unang pelikula ko po na Masahista nung nandun pa po ako sa Indie Films. Siya rin po ang dahilan na kung bakit ako napasok sa ABS-CBN. Kasi paulit-ulit ko po, maraming interview na po kinukwento ko dati.
alam niyo naman po pag in details, di ba po? Lalo na yung mga ginagawa ko, ang pinikula noon talagang mga mature na mga role. Medyo sa umpisa ay struggle pag nag-umpisa ka bilang artiste. Siyempre, wala ka pang, kailangan pang patunayan yung sarili mo, wala ka pang pangalan. Lahat ng rejection, aabutin mo. Pero habang mga, hindi ko makakalimutan yung nandun kami sa Cannes Film Festival ni Mami Jane. Nung malaban kami dun for competition, kami natin Rosa. Siya po ang artista na nagsabi sa akin na tanggapin ko yung project na inaalok sa akin ni Direk Andoy Ranay. Na hindi ko na bulaklak. Sabi ko, ni Jane, sabi ko, ano eh, parang pili ko ayaw naman sa akin ng television. Parang pag-iigiin ko lang sa akin, and then after that, hindi matutuloy, ganyan. Sabi ko, baka parang hindi ako para dito. And then, sabi niya sa akin, meron na, sige na, parang awa mo na, tanggapin mo na. Tanggapin mo na itong proyekto ito, para sa akin. Yun lang ang sinabi niya po sa akin, na tanggapin mo proyekto ito para sa kanya. Ako naman dahil na sobrang respeto pag umahal ko sa kanya, kahit na parang iba na yung nararamdaman ko na parang piling ko hindi ako ganun ka welcome sa television. Sinunod ko yung napag-usapan namin nun, nagpunta ako dun sa Historicon, and then umating ako dun sa pagbibigay sa amin ng character. Hanggang sa nangyari naman po yung proyekto yun, yung likod ng bulaklak, at doon po ako nagsimula. And then after that, nagdire-dire-dire-diretso na ang lahat ng mga projects doon sa ABS-CBN. Hanggang dumating po yung pagkakataon na ito na po, meron akong unang ginawang pelikula na ako po yung nag-direct ng Ang Panday. Siya po, siyempre po, pag nagsisimula ka, lalapitan mo yung mga taong malapit sa puso mo. Lalapitan ko siya kung pwede po siya kunin bilang artista. Natuwala po ako, hindi ko makakalimutan. Siyempre po, pag nagsisimula ka, yun yung mga taong maniniwala ba sa'yo, di ba? Lalo na sa pag-direct na parang wala pa naman ako napapatunayan. Pumunta siya dun sa set ko, tinanggap niya yung project, and then, hindi siya nagpabayad sa akin. At na-appreciate ko yun na parang sobrang special. At alam mo yung mga panahon na yung kailangan mo na suporta ng tao, pero pinaramdam niya sa'yo. Hindi siya nagtatanong kung oras siya mapapakap. Ilang days ko rin siyang kinundun sa shooting, okay lang siya, pinararamdam niya sa akin na huwag mo na akong itindihin. Kumbaga parang, pag-focus ka niya sa ginagawa mo. Hanggang dumating na yung point na ito na po, dumating na itong project ng Battle Chapo. Nung nagkatrabaho kami dun sa Amerika, kinuha ko siya sa isang pelikula po yung namin with an accent sa aming Judy. Doon namin napagkwentuhan yung mga projects na matakyapo ko yung mga plano ko. Tapos, honestly, hindi ko directly na sinasabi sa kanya na plano ko siyang kunin. Pero sabi ko, binubuo ko yung project na para sabi ko, gusto kong makatrabaho kung lahat ng mga maumusay na artista sa Pilipinas. Kasi sa dami ng nakatrabaho namin sa probinsyano, nagpas 400 na artista. Sabi ko, ngayon naman, gusto ko talaga, sabi ko, maisa-isa, kaya dahan-dahan ko kinukuha talaga yung mga mahuhusay na mga artista na ipapasalamat pa nun ako dahil napagbibigyan nila kami ng ano, pagkakataon. And then ito na nakatrabaho ko siya sa Batang Quiapo. Naramdaman ko yung respeto niya sa amin sa buong production. Kasi honestly, ang hirap bilang bagong director, ang hirap din pagkatiwalaan ng mga veteran actors kasi siyempre sinusukat ka kung alam mo yung ginagawa mo eh. Pero ang na-experience namin sa mga veteran actors, nandun yung suporta nila sa amin, yung pagmamahal. Hindi kami pinahirapan, nakaalalay sila, nandun sila sa set. At yun yung pinaramdam sa amin ni Mami Jane, sa amin ni Mother Kevin, lahat ng mga. Kaya sobrang gaan habang nagtatrabaho kami, sobrang saya. At yun yung sinasabi ko dito naman kanina na mahal niya ang staff, crew at ang punti ng Batang Quiapo. Kasi sa hirap ng ginagawa namin, ang gaang-gaang ng katrabaho, napaka-swabi lang niya na nakasuporta lang siya. Nandun lang siya, nakikipagkwentuhan sa mga staff, sa mga kapwa artista. Lagi namin pinagkukwentuhan yung pag sa industriya,
paano makakatulong, paano mapagbago ang iyong mga kulang. Ang dami niyang mga ano, mga kinukwento, sinasuggest na sana ganito. Lalo-lalo na itong mga Eddie Garcia Bill. Kumbaga, parang natutuwa siya kasi nga nagkakaroon na ng pag-asa. Diba? Napakalaking tulong kasi yun sa industriya, sa mga magagawa ng pelikula at television na naging 12 hours na lang yung trabaho natin. Nung last taping namin dun sa Batang Quiapo, actually meron kaming napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Kasi may mga eksena na kinukunan sa kanya, like yung lalaya na si Ivana, si Babo, sa character dun sa Batang Quiapo. Nagulat sa kanya yung director namin, si Kevin Tribal, mga staff. Bakit nag-iiyak si Mami Jane dun sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya. Tapos, tinake to ni Direk Kevin kasi pinaliwanag niya kay Mami Jane na si Jacqueline kasi parang masyado naman ano na parang anak mo na si Ivana. Kumbaga, bakit ano, ba't gano'n parang masyado masyado affected dun sa paglaya niya. Dapat niya ang ano niya na parang okay. Basta huwag kang mag-trader, parang ganun yung dapat yung eksena. So, umiiyak siya. Hindi namin maintindihan kung bakit. Hindi namin may labor care na sabi na ganun. Kasi, ano, nalilungkot ako dahil unti-unti na nawawala yung mga characters. Unti-unti na nag-aalisan. Mga yung grupo nila ko, Tanggol, nawala na. Tapos iba, nalalaya na. Tapos sa susunod, si Tanggol, nalaya na. Nalulungkot siya kasi na-touch na siya dun sa buong grupo, dun sa kulong. Napapahal na nga sa kanya pati yung mga nakakulong. Kasi talagang part siya, yung mga nakakulong dun, talagang part na ng ano namin, pamilya namin eh. Nakututusin, di ba, sa ating mga artista, di ba, parang pag sa kulungan ng eksena mo, parang, di ba, parang hindi mo gusto magtagal kasi, di ba, medyo ang daming proseso eh. Siya napamahal sa kanya, nagustuhan niya na yung ambience doon. And then, nung ako naman, nung magka-eksena kami ganun, nung nagpapaalam na ako, nalalaya na ako, iba rin ang atake yung binibigay mo sa akin. Na dapat ang atake niya din sa akin, tinitreat niya ako na subukan mo mag-trader. Awa ko itong mga kaibigan mo. Sabi ko ganun, ba't parang may attachment na parang anak yung turing? Ba't parang iba? Iba yung bigay? Hindi na ako kulibot. Parang sa akin, siguro eh, siyempre kikibong ko ba? Diba? Kumbaga, pinakamahusay na actress, isa sa pinakamahusay na actress sa buong Pilipinas at buong mundo, kukwestiyonin mo ba? Nung medyo nabadoy ako dun sa akin, sabi ko gano'n, tanong ko yan sasabihin kay Mami Jean na maayos yung nakikita ko. Nung naglalakad ba kami after the tape, papunta na siya ng tent niya, kinausap ko siya bigla sa labas ng tent. Sabi ko, ni Jane, sabi ko, ikukwento lang ako, sabi ko, yung character mo dito, sabi ko, okay sa akin yun, yung parang piling mo, ano, parang anak mo, o ganun. Pero sabi ko, pag naging nakilala ko na ang tatay ko, ano na yun, mag-iiba na yan, ganun, ganun. Tapos sabi niya, ah, okay na, okay, sorry, okay, alam ko na lang yun. Tapos, kaya ako sa parang wala lang. Pack up na ako, nung pa-uwi na ako, sabi ko sa kanyang gano'n, ni Jane, bye-bye, mag-a-gano'n, love you na, kasi kanyang gano'n eh. Kasi sobrang labi niya sa amin, sobrang, ang hirap ipaliwanag, pero sobrang, parang anak niya kami talaga doon sa set, mga directors niya, mga and then, pagdating ko ng Saturday, nung nasa Baguio kami, kadarating wala papunta kami talaga eh. Pagdating ko, nagpunta agad ako sa kwarto ni Cherry Pie Picache ni Mami Pie. Eh sorry, baka hindi kasi naman kailangan sabi ko Mami Pie eh. Pagpunta ko doon kay sa room ni Mami Pie, nato ko siya, kwentuhan kami, sabi ko naman Mami Pie. Sabi ko naman pwede kukwentuhan ka namin ni Mami Jean, sabi ko gano'n. Kasi sabi ko na nasa set kami noon, ang pinagkukwentuhan namin doon. Sabi ko nga parang may pre-premonition eh. Ang pinagkukwentuhan namin doon, si Charlie Tussolis. Sabi ko sa kanyang gano'n kay Mami Jane, sabi ko, Jane, alam mo, sabi ko gano'n, pagka-excel na kita, alam mo,
Ay, hindi ko na matrabaho si Charito Solis. Baka lang doon ko matrabaho na siya. Tapos parang siya natutuwa. Kaya siya kinikilig na ano. Sa kinuwento niya na, sabi niya, alam mo, si Tita Chato, ganyan-ganyan. Tapos doon nawala siya, ganyan-ganyan, doon sa pansol, ganyan-ganyan. Tapos sa pagkwento din ng si FTJ, ganyan-ganyan. Alam ba, dati si FTJ, nakakainuman namin. Tanong mo kay Pai, tanong mo ganyan-ganyan. Tapos kinabukasan, may banyera kami ng ano, ng mga isda. Kinukwento niya man, masaya siyang kinukwento. Tapos kinukwento mo yung Mami Pai. Mami Pai, alam mo, kinukwento mo namin ni Mami Jane, ganyan-ganyan. Saturday yun. Tapos after that, nagkano na kami, nag-motorcade, and then gabi, nag-show kami. Pagkatapos ng show namin, nag-inuman kami, kwentuhan. Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Kukwento namin siya, hindi ko alam ba't lagi ko siyang kinukwento. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila ko na nakukwento si Mami Jane. And then after that, nung ano na, natapos ko mga 3 a.m. Tapos umuwi ako ng Manila sa 7 a.m. Dumating ako tanghali na tulog na ako. 6 p.m. Tumatawag na sa akin si Tita Loro. Pagtawag niya sa akin ng usap kami, sinabi niya sa akin na nangyari kay Mami Jane. Tapos after that, tumawag agad ako kay Mami Pai, sa akin Tita Oli. Sinabi ko yung balita. Dali-dali ang nagpunta agad kami ng, ano, ng bahay ng Mami Jane para alamin yung sitwasyon. And then yung nakita nalaman na namin, ngayon na nyo. Sabi ko na sa sarili ko, nung gabi pa lang na naiisip ko siya mga atin pa lang, sinukwento ko siya. Pakiramdam ko na paparamdam siya sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ko siya laging kinukwento, kung bakit ko siya laging nababanggit. Kung pala may nangyari na pala sa kanya. Ang hirap lang tanggapin kasi hanggang ngayon parang nakakasyak. Diba? Parang ang hirap ay proseso na hindi mo pa maintindihan na kung totoo ba talaga itong nangyari. Kasi Wednesday lang kami huling magkakasama tapos ngayon, ito na. Napakarami namin mga bagay na pag-uusapan sa industriya, sa buhay niya, sa pamilya niya. Meron lang akong isang bagay na nami-wish. Kasi siyempre, pag minsan tao, nakakausap yung mga kwento mo, nakikita mo yung totoong nararamdaman mo o yung totoong pagkatao mo. Nung pinatawag kami ni Kuya Robin parang sa Eddie Garcia din na naayos nila, si Mami Jane yung pinilit kong isama ko on the set na ano, pag Mami Jane, pupunta ka ba? Bilihan ako na akong damit eh. Habi ko, pamibili kita sa mahal mo ko. Pinabili ko siya ng damit sa Sara. And then after that, nung sinamahan niya, kapunta kami doon, nakinig kami, diba? And then after that, nagkaroon ng kwentuhan kasi gathering ng mga artista, ang sobrang saya. Nakikita niya na nag-i-enjoy ako kasi kausap ko sila kaya Robin, sila kaya po. Nabantayan niya lang, tapos may sign niya sa lalari niya, tanong niya, oh my God, oh my God, oh my God. Tapos nahayaan niya ako kasi parang sabi niya, first time niya ako nakikita na ang saya-saya ko. Parang nakahinga ako, parang puro trabaho. Kasi ito meron akong mga nakakasalamuha, di ba, natututo ko sa mga veteran actors. And then, pagka-uwi namin ganun, iahatid ko siya sa bahay niya. Sabi niya, na pwede ba tayo tumakas sa 7-11, bibili ko ako ng beer. Ano ko sige niya, Jane? Pagkabili ako sa driver ko. And then after that, punta kami sa bahay niya, nag-inuman kami. Nag-reminis kami. Nagkwentuhan namin, simula nyo, paano niya ako tinimungan. Hanggang sa sinabi ko, Jane, alam mo, sa totoo lang, kung ano man ako meron ngayon, kung ano man nangyari sa pamilya ko, kung ano man, inabot ko sa buhay ko, lahat yung dahil sa'yo. Kasi ikaw, dahil sa'yo, ito yung nag-convince sa akin na pumunta ako dun sa ABS-CBN, dun sa show na binibigay sa akin ng Direk Andoy. Sobra ako nagpasalamat sa kanya. At kinuwento niya sa akin doon kung gano'n niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, ang sarap niya ng mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gano'n sila kamahal ng nanay nila.
kasi ako, may mga magulang ako, pero hindi nila naparamdam o yung concern. Hindi ganun. Minsan sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung tao pag nandyan. Minsan nakala lang natin, magkulit. Diba? Pakailan mera. Pero yung pala mga bagay nyo, yun yung pagpaparamdam nila kung gano'n nila tayo kamahal. Ako, naiingit ako kasi sana nagkaroon ako ng ganung magulang. Yung overprotective, yung ipaglalaban ako ng papayang tao sa iba. Yung gagawin ng lahat. Yung ituturo sa akin ng lahat ng bagay. Yung magtatrabaho siya kahit hindi siya matulog pero ang iisip na kung paano niya kami bubuhayin. Doon ako bumilip sa kanya. Kaya sabi ko nga, swerte ng mga anak niya kasi siguro hindi man niya na-express ng tama. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sobrang mahal niya mo ito. Maaaring minsan, siguro, may mga maling pamamaraan. Pero kapag ang tao na wala na doon mo pala ma-appreciate o doon mo makikita yung mga bagay na ginagawa niya na minsan hindi natin naiintindihan. Kaya, sa amin mga batang mga artista, sa mga artista tinuring nila para mga anak niya, ipapasalamat kami kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya. Pagmamahal niya sa amin, pagmamahal niya para sa industriya, pagmamahal niya sa lahat ng mga katrabaho niya, sa lahat ng mga directors, staff, crew. Wala ko yung magsasabihin kundi maraming salamat dahil tinuring niya ako ng isa sa mga minamahal niya. Hindi lang po at maraming salamat. Samantala, nagbigay pugay ang lahat ng mga bumubuo ng Cannes Film Festival para sa yumaong actress na si Jacqueline Jose. Isang special na tribute ang ipinost ng Cannes members sa kanilang Instagram account, kung saan itinampok ang pagtanggap noon ng award ni Jacqueline Jose bilang Best Actress sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Marosa noong 2016. Ayon sa Cannes, sa dami ng role na ginampanan ng Philippine actress, inilarawan ito ang magandang imahe ng kababaihan. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Cannes Film Festival sa manaulila ng pagpanaw ng batikang actress. Isang matalinhaga naman ang ibinahagi ng dating actress na si Andy Eigenman para sa kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose. Ika'y nasa araw, sa ulan at sa hangin na aking nilalasap. Umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya. Wala na ang sakit, wala na ang takot. Makikita kita sa maulap, maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal. Magkikita din tayong muli. Sa ngayon, didinggin ko muna ang iyong mga awit. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!